Kaibigan, isang mapagpalang oras na pag-aaral. Purihin ang Diyos sapagkat narito na naman tayo upang pag-aralan ang kanyang mga salita sapagkat dito natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan, kaligayahan at pag-asa ng kaligtasan. Kaya inaanyahan kita, kaibigan, na iyong masugid na subaybayan ang programang Oras ng Pag-aaral. Marami ka tayong mapapag-aral ang katotohanan ukol sa panukala ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay Kristiyano at sa pagiging karapat-dapat ang bawat isa sa malapit na palating ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral at binabati kong lahat ng mga viewers dito sa buong mundo na nanonood sa ating programang Oras ng Pag-aaral sa Mindanao, Visayas at dito sa Luzon. Ang mga kapatid natin sa Signal Church, ating butihing pianist doon, napakasigasig, Pastor, di Brother Belford Mabunga, at ang pamilya ng mga kapatid doon sa Signal at pamilyang Alida. Lahat ng mga Sabbath School teachers aking binabati sa buong NPUC at ang mga umaten dito sa convention na naganap sa Baguio City. Pagpalain ang bawat isa sa atin, mga minamahal kong mga kapatid. At magkaroon nawa ang bawat isa ng pagpapala mula sa langit. At napakahalaga itong pag-aaral na ito sapagkat ang bawat isa sa atin ay marami tayong natututunan, mga kapatid at kaibigan. Ang aking mga kasama dito sa studio ay ang aking tapat na kaibigan na laging handa sa panahon ng pangangailangan. Walang iba kung ating kaibigan na director ng publishing dito sa NPUC, si Pastor Abraham Del Rosario. Kumusta ka, Pastor Abe? Mabuti, Pastor Ray. Nakakalugod na tayo ay magkasama muli at ang ating mga viewers sa pagtalakay at pag-aaral ng lesson natin. Gusto kong i-promote, mga kapatid, itong subscription ng Health and Home. Ito yung flagship natin sa ating Philippine Publishing House. At ninanais ng Diyos na kayo ay makapag-subscribe. Para kayo po ay mapangalagaan ninyo ang inyong buhay, kalusugan, pananampalataya. So kayo ay magdumali na kumuha sa ating ABC branch na nakakasakop sa inyong mga konferensya at misyon. Ngayon ay suportahan natin itong Missionary Book of the Year natin na i-distribute ito sa October 14, 2023. Ang isang kopya nito ay 85 pesos, kapatid ko, at pupwede ka nang sumaksi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, paglaanan mo ito ng budget mo at ang Diyos ay kanyang pagpapalain ka sa pagsuporta mo sa kanyang gawain, lalo na itong Missionary Book of the Year natin na The Great Controversy. Pagpalain ng Panginoon Diyos ng bawat isa sa atin, kaibigan at kapatid. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang anayahan ng maikling panalangin. O Diyos, sa maraming banal na binubukalan ng buhay, malapit na ang bawat isa sa amin sa inyo, Panginoon Diyos, upang pag-aralan ang inyong mga salita. Pagpalain ang bawat isa sa amin at maunawaan ang aming pag-aaralan at nawa ang karunungan ng langit ang aming mararanasan at ganun din, Panginoon Diyos, ang pagmiministro ng Banal na Espiritu. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating bagong paksa ngayong trimestre ay si Pablo at ang mga taga Epeso. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Epeso 1, 9 at 10. Na ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin na kanyang itinakda kay Kristo bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Napakahalaga ang ating leksyon ngayong trimestre, ngayong unang tupiko na may pamagat na si Pablo at ang mga taga-Epeso. Alam natin na si Pablo ang apostol sa mga Hentil. Lalong-lalo na sinulatan niya ang mga taga-Epeso, ang mga kapatid na kanyang iniwan, na sila'y manatili sa pananampalataya, ang kanilang pag-ibig sa ating Panginoong Hesus. Na pagkatapos na tinuruan ni Pablo sila
ay iniwanan ni Pablo ang mga kapatid na ito na patuloy silang nananampalataya. Bagaman ang Epeso ay isa sa mga pinakamalaking siyudad sa Roman Empire, Pastor, na ang populasyon nito ay mga around 250,000 ang mga tao doon. Ngunit ang lugar na ito ay mayaman sa mga bagay-bagay na mga business enterprises. Yeah. Ganun pa man, ang iglesia ng Epeso ay napakabuti sa harapan ng Panginoong Diyos na nagpapakita si San Pablo ng pag-ibig sa lugar na ito. Na inahinintulad ni San Pablo ang apat na pamamaraan ng iglesia ng Epeso, Pastor, na ang una ito ay inahintulad niya sa katawan ni Kristo. Pagkatapos ay ginawa niyang isang living temple. At pagkatapos ay tinawag niyang Bride of Christ ang iglesyang Epeso. At panghuli ay tinawag niyang mga army ng Panginoong Hesukristo. Kaya napakabuti ang Panginoong Diyos kay San Pablo na ginagamit ng Panginoong Diyos si San Pablo upang ipakita ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa mga taga-Epeso at malalaman nila ang pag-ibig at kaligtasan na na ibinibigay ng Panginoong Diyos para sa kanila. Pastor Abe, ang ating leksyon ay may tatlong punto. Ang nakikita ko dito na iyong outline ay tatlong R. Unang R dito ay re-enlist them in the Christian faith. Pangalawa ay reignite the fire of their devotion to Christ. Ang pangatlo dito ay recapture their first love for Jesus. Pastor Abe, pakipaliwanag po dito ang unang punto na iyong inilagay dito na re-enlist them in the Christian faith. Pastor Abe. Oh, kasi napakahalaga kung titignan natin yung missionary journey ni Paul. At nung iniwanan niya una ang church ng Epeso ay hindi pa ganun kahinog ang kanilang pananampalataya. Ito rin yung church na sinulatan ng Panginoon sa Asia Minor. Kasi ang Asia Minor, mga kapatid, ay may mga pitong iglesia na may kanya-kanyang love letter ang Panginoon. Na kinorek ng Diyos ito. Kasi dati ay nag-aalab sila sa paglilingkod sa ating Panginoon, ngunit iniwan nila ang unang pag-ibig nila. Oh. So ang naging dahilan nito kung bakit sila ay nanumbalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, alam natin, banggit mo kanina, Pastor Ray, na ang Epeso ay center of business. Ito ay tinatawag na siyudad na pantalan. Parang dito sa ating port, dito sa Maynila, ano? Maynila. At makita mo dyan, mayaman ang pantalan ng Epeso, mga kapatid. At ang isa pang problema, ang malaking business nila dito ay nagtitinda sila ng mga Diyos-Diyosan. Oh. Kaya mapapansin natin na nagkaroon ng problema ang Epesos dahil nahaluan ang kanilang pananampalataya ng mga paganong paniniwala sa Panginoon. So ngayon, sa iyong paglalarawan kanina ay nilarawan ng Diyos na ang church ay ito ay katawan ni Kristo. Nagpapakita, Pastor, na dapat merong pagkakaisa. Hindi lamang sa gawain, kundi sa pananampalataya at doktrina. Nilarawan mo din kanina, Pastor, na ang church na ito ay templo ng Diyos na tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo doon sa cross. Oo. Na ito ang karampatang nating pagsamba sa kanya. Yun yung mga metaphor na ginamit ni Pablo. Oh, inalarawan din ni Pablo na ito ay nobya na papakasalan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Tayo yon yung papakasalan. Isang babaeng malinis, dalisay, berhen na tinubos ng ating Panginoon. Then tayo ay sundalo ng Panginoon na ito ang magagamit tayo ng Panginoon upang magliwanag para puksain ang kasamaan sa buong sanlibutan. Ngayon, yung unang punto, Pastor Ray, sa ating lesson na pinag-aralan natin, hinahanap ni Pablo na muling ma-re-enlist ang mga Christian, Ephesian Christian, to re-enlist them in the Christian faith. Ang una ay pinalakas niya ang leadership ni Priscilla at Aquila. Pakibasa mo, Pastor, doon sa aklat ng mga gawa. Okay.
18. Okay, 18 verses 18 to 26. Tingnan mo nga kung yan yung ating talata, partner. Okay. Ngunit si Pablo ay nanatili pa ng ilang araw, pagkatapos ay nagpaalam na sa mga kapatid. At buhat do'y naglakbay patungo sa Syria. At kasama niya sina Priscilla at Aquila. Inahit niya ang kanyang buhok sa Cenchrea sapagkat siya ay may panata. 26. At siya ay nagsimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga. Ngunit nang siya'y marinig ni na Priscilla at Aquila ay kanilang isinama siya at ipaniliwanag sa kanya ng mas matuwid ang daan ng Diyos. Itong Priscilla, si Priscilla at Aquila ay naging kasama ni Pablo para turuang mabuti si Apollos. Sa verse 24, si Apollos ay isang lalaking magaling manalita, magaling mag-preach at dakila sa pag-aaral ng banal na kasulatan sa verse 24. At dito, napansin natin na kailangan ni Pablo ng katuwang, Pastor Ray. Mm-hmm. Katuwang niya sa gawain sa kanyang missionary journey, si Priscilla, si Aquila, si Silas, si Barnabas at Barsabas. Kung titingnan natin yung first, second and third missionary journey. At dito ay pinalakas ni Pablo ang mga alagad ng ating Panginoon at muli niyang pinatatag ang kanilang pananampalataya. At yan ay makikita natin, Pastor Ray, kung laktawan na lang natin, basahin mo po doon sa Aklat ng Gawa, Kabanata 20, setas na 31. Kaya't kayo'y maging handa at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. Okay. Dito sa aklat na ito, Pastor, ipinapakilala ni Pablo na gusto niyang sulatan ang mga Ephesians. Mm-hmm. Pag talagang sumulat siya, very sincere. Eh. Pag sumulat ka sa isang tao, gusto mo ma-express yung sincerity ng iyong paggabay at pagpapayo sa kanila. Then, gustong ipakilala dito sa ating pag-aaral ngayon na ang recipient ng salita ng Diyos ay ang Iglesia ng Epeso. Epeso. Ang Epeso kasi ay napunta ako doon, my friend, sa church ng Ephesian at maunlad, bagaman ruins na, ano, guho na yung mga gusali, yung pantalan, pero makikita mo pa rin yung ganda ng city of Ephesus na dito nangaral si Pablo at naging matag ang mga Kristiyano. Ngayon, ang gustong ipaalam ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo ay gusto niyang maipakilala si Kristo sa Epeso, hindi si Artemis, hindi si Diana ang dapat makilala ng mga tao, kundi gustong mari-enlist itong tatlong kasama niya sa paglilingkod na painitin, paalabin, palakasin ang pananampalataya, patagin ang Iglesia ng Diyos sa Church ng Epeso. Kasi gusto niyang maipadama muli yung mainit na pagmamahal ni Kristo sa kanila. At gusto ng ating Panginoon na sa pangangaral ni Pablo, ang church ay nakapokus sila sa misyon ng Iglesia. At yun yung pagpapalawag ng kanyang ministry. Kaya mapapansin mo doon na itinuro ni Pablo ang tinatawag na misyon. Mm-hmm. Then itinuro ni Pablo kung paano niya i-educate ang mga tao doon. Kaya ginamit yung word na he teach them and he reason with them. So, yun ang ginagamit sa banal na kasulatan na madalas na tinuturoan niya, mari-educate niya itong mga taong ito kasi matagal silang napawalay sa ating Panginoon. So, yun ang gusto niyang mangyari na mari-enlist hindi lamang itong tatlong companion niya sa kanyang missionary journey, kundi as a whole. Yung church ay kabahagi sila sa gawain ng ating Panginoon. And that is why yung kasunod na pag-aaralan nating letter R, Pastor Ray, ay reignite the fire of their devotion to Christ. Bago tayo pupunta doon, Pastor, nakikita ko na itong mga pinapaliwanag mo na makikita natin kung gaano kahalaga yung ebanghelyo, yung ng kaligtasan na ipinaaalam ni San Pablo sa mga taong taga Epeso. Na pagkatapos na naroon na si Pablo doon sa Epeso,
naghahanap siya ng mga maraming taong kasama niya. Yeah. Nakita na niya itong mga taong ito, si Priscilla, Aquila, Apollos, at iba pa. Iba pa. At pagkatapos ay inintrust niya ang salita ng Panginoon Diyos na magtuturo din sila sa mga tao. Oo. Maghanap ng kaluluwang para sa langit na bayan. At nung umalis si San Pablo, at maaring nakulong nung nagsulat, sinulat niya ang Efeso, sinulatan niya ito. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Patatagin niyo ang inyong pananampalataya. Napakahirap, napakasarap. Pero napakahirap. Pero kung ikaw ay makatanggap ng sulat galing sa iyong mentor, ang nag-disciple sa iyo, ay napakasaya. Yeah. Kaya ang bawat isa sa atin, kaibigan, kung saan man tayo ginagamit ng Panginoong Diyos, sa iglesia o saang mang lugar, napakasarap na, eh, ngayong panahon na ito ay text na lang, message na lang. Mm-mm. Kung iniwanan mo yung isang kapatid sa isang lugar na patuloy siyang mananampalataya at nananatili, eh, maliit lang yung bagay na, kumusta na? Panatilihin mo ang pananampalataya ang iniwan ko sa iyo na sa pamagitan kay Kristo ay maging matatag ka para madatnang ka ng ating Panginoon na Panginoong Jesus na nananampalataya. Kaya itong unang punto na naririto na re-enlist them in the Christian faith ay pinapatatag ni San Pablo ang pananampalataya ng bawat tumanggap kay ng Kristo. Kaligtasan mula kay Kristo. Yeah. Na tayo'y manatili hanggang sa kanyang pagdating. Kaya, kaibigan, malaking leksyon, aral ang ipinapaalam ang leksyong ito sa atin, na tayo'y manatili, na kung nais nating ma-re-enlist, Pastor, ang ating pangalan, pagdating ng panahon, hindi lang itong Priscilla, Aquila, Apollos, iba-iba ba? May Pastor Abe de Rosario, Relino Orbe, pagdating ng panahon, kasama tayo. Pangalan natin sa libro ng kahit na buhay. Kasama lang tayo sa listahan, masaya na ako doon sa langit. Masaya na. Kaya mahalagang mahalaga ito na magpalakasan tayo ng pananampalataya. Magsulatan tayo. Magkaroon tayo ng correspondence sa mga taong iniwanan natin sa pananampalataya na patuloy silang maging matatag at manatili kay Kristo Jesus. Yung pangalawa, sinasabi mo, Pastor, ay reignite the fire of their devotion to Christ. Ganda nito, Pastor Ray, kasi nung babasahin natin doon sa Acts chapter 19, ito yung panahon na si Pablo dumalaw siya at nagkakasakit ang mga tao. Maging ang panyo ni Pablo ay binanal ng Diyos para gumaling ang mga tao. Ngayon ay may mga gumagaya sa kanya. By the way, ang Christian doon sa Ephesus ay mga Jew. At majority sa mga Hudyo nung panahon na yon, nung una si Pablo ay tinanggap sila ng mga taga-Epesos. Mababasa natin yan sa Acts chapter 18, 6, 12, and 13 na minsan ay nung una ay tanggap siya, pero nung di kalaunan ay hindi tinanggap siya dahil sa nasira yung kanilang pagninegosyo. Lalo na. Pero ngayon ay merong isang gustong gayahin si Pablo, ano, na yung kanyang ginagamit na salita sa pangalan ni Kristo, kayo ay gumaling. Ngayon naman ay merong isang Jewish exorcist na ginaya ang pamamaraan ni Pablo, no? At gusto nilang magpalayas ng demonyo. Ay imbes na mapalayas yung demonyo inalihan yung taong nagpa-practice ng exorcism. So hindi pala po pwedeng basta gayahin mo lang yung pamamaraan nila. Kundi si Kristo ang dapat tinatanghal mo, kasi nag-exorcist na yon, kinagpapalayas ng demonyo, akala niya ay pagkakakitaan pa niya yung ginawa ni Pablo. Kaya nung si Pablo ay nakitaan ng pananampalatayang matatag, natakot ang mga tao kasi hindi niya kayang gayahin yung ginagawa ni Pablo. Okay, natakot ang mga tao. At kapag babasahin mo, Pastor Reyes, doon sa Acts chapter 19 verse 13, ang mga tao ay talagang sila ay verse 17. Ang mga tao ay pumuri at sumamba sa ating Panginoon. Pakibasa, Pastor Ray. Sinabi dito, nalaman ito ng lahat ng nanirahan sa Epeso, mga Hudyo at gayon din ng mga Griego. Mm-mm. At sinidlan silang lahat ng takot. Mm-mm.
at pinuri ang pangalan ng Panginoong Hesus. Tingnan niya, ano? So maganda yung mga pangyayari, ano? Yung bagay na negative sa paggawa ng nag-practice ng pagpapalayas ng demonyo ay naging pagpapala sa gawain ng Panginoon. At yun ang naging dahilan na pinuri nila at sinamba ang ating Panginoon. Mm. So, tingnan mo, Pastor Ray, basahin mo yung verses 18 to 19, makikita natin yon. Yung kung ano yung kanilang pagtatalaga, ang mga tao ay nagtalaga sa ating Panginoon. Verse 18, sabi dito, marami rin naman sa mga nananampalataya ang dumating na ipinahayag at ibinubunyag ang kanilang mga gawain. 19, marami sa mga gumagamit ng mga salamangka ay tinipon ang kanilang mga aklat at sinunog sa paningin ng madla at kanilang binilang ang halaga niyon at napag-alamang may 50,000 pirasong pilak. Oh, kamahal, ano? Oh. So itong mga sinunog nilang mga aklat ay hindi yung mga aklat tungkol sa espiritual. Mm. Ito yung mga aklat na ginagamit nila sa pag-practice ng magic, ng exorcism. Mm-hmm. At nung maipakilala ni Pablo si Kristo, nag-commit ang mga taong sunugin na natin ito para mawala na ito sa buhay natin. Voluntary yung sinunog nila. Ah. Hindi kagaya nung panahon ni Emperor Diocletian na ang mga tao noon ay tinatakot sila na sunugin ang lahat ng mga Kristiyanong aklat, sunugin ang lahat ng mga Biblia. Oo. At yung hindi susunod ay susunugin sila ng buhay. Yung ilan ay ibinigay nila yung mga aklat. Pero yung mga tapat na Kristiyano noon, mas minabuti pa nilang masunog ang katawan nila kaysa masunog ang salita ng Diyos. Pero ngayon naman, sa nangyari, doon sa Ephesus ay sinunog nila yung mga demonic na mga aklat na hindi nakakatulong para mapalakas ang kanilang pananampalataya, kundi yun ang nagiging dahilan na sila'y naging kasangkapan ng kaaway ng Diyos ang demonyo. So ngayon, makikita natin yung devotion ng mga tao na kaya pala nilang sunugin ang mga bagay na nakakahadlang sa kanilang pagtanggap kay Kristo. Yun yung commitment na nila. Nung nanakilala na nila ang Panginoon, lahat ng nakakahadlang, lahat ng mga aklat na may kinalaman sa develic faith ng mga tao ay tinakwil na nila para malaya na silang pumuri at sumamba sa ating Panginoon. Napakalakas ang ebanghelyo doon, Pastor, sa mamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos paggamit nila si Pablo. Mm-hmm. Kaya sa atin din, kung ang kapangyarihan ng ebanghelyo ay tanggapin natin, babaguhin ang ating buhay. Handa tayong iwan ang lahat ng mga bagay. Handa tayong sunugin ang mga bagay na hindi nauugma sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Uh-huh. Meron tayong karanasan dyan noon. May pumunta sa Isabela noon, nag-revival. Uh-huh. Pinakilala ang katotohanan patungkol sa tamang pag-awit, Pastor. Uh-huh. Tamang awit, pagsamba, at hindi gagamitin itong mga ito. Huwag makinig sa mga secular songs. Ay, sabi ko sa iyo, drum ang sinunog na mga CD, ay mga tapes, mga ganon. Ay siya. Kaya ito'y nagpapakita na mayroong pagbabago, mayroong revival and reformation. Na tama itong title nito, Reignite the Fire of Their Devotion. Yung umalab yung kanilang pananampalataya no at paglilingkod. Meron pang isang dito, Pastor Ray. Di nangaral si Pablo na huwag na silang sumamba sa Diyos-Diyosan. Ito namang si Demetrius kasama ang kanyang mga gumagawa, mga silversmith ito eh. Ang kanilang business ay gumagawa sila ng rebulto na kamukha ni Diana o ni Artemis. Ito yung goddess of fertility. Oo. Ito yung kanilang Diyos na nagpapaunlad sa kanila. Ngayon, nung ipakilala ni Pablo ang tunay na Kristo sa buhay nila, ay wala nang nagbilihan ng mga rebulto. Yun lang. Okay, tinapon na nila ang kanilang mga rebulto at nagkaroon ng tinatawag na kaguluhan. Nagkaroon ng uproar doon sa city of Ephesus at talagang kinuyog itong si Pablo at kasama niya. At merong nagtanggol kay Pablo na kinasihan ng banal na espiritu itong isang sekretary nang sabi niya ay meron naman tayong pamahalaan na dapat nating pag-aralan, pag-usapan. Bakit kayo nagkakagulo?
So, na-represent niya ang ating Panginoon. Imagine that, buong siyudad, ano? Buong siyudad ay napa-stop mo ang kanilang maling pagninegosyo. Na ang kanilang ininegosyo ay mga Diyos-Diyosan, mga deities, mga Roman gods, ano? So, yun ang kanilang mga ginagawa. So, ngayon ay napunta si Pablo, kaya na-reignite yung fire of their devotion to Christ. Kasi naipakilala yung tunay na Diyos. Hindi si Diana, hindi si Artemis, kundi yung tunay na Diyos na siyang lumikha sa kanila, Pastor Ray. Then pagkatapos nito sa Acts chapter 20, mapapansin natin dyan, Pastor Ray, na ang mga elders, mga matatanda sa iglesia ay pinalakas, itinaas ni Pablo sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. Mahaba yung chapter, Pastor. So, i-brief lang natin yung explanation. Na tayo pala bilang mga leaders, pag pumunta tayo sa isang lugar ay tinataas natin ang ating mga tao, ano? Pinapalakas natin yung kanilang pananampalataya, yung kanilang ugnayan sa Panginoon. Pinapalakas natin yung kanilang ministry. Na-appreciate natin yung kanilang mumunting nagagawa sa gawain ng Panginoon. Pero pag sama-sama na yon na tulong-tulong ang bayan ng Diyos. Katulad kanina na may metaphor na ginamit ang ating kaibigang si Paul, ano? Si Apostle Paul, na inahalintulad niya ang church na katawan ni Kristo. Ibig sabihin, nagtutulungan, nagdadamayan, nagkakaisa, anuman ang pasanin ng isa, pasanin lahat. Ayon, Pastor Ray. Ito'y nagpapakita, kaibigan, na ang salita ng Panginoong Diyos ay hindi lang nagsasabi sa iyo ng katotohanan, kundi nagbabago ng buhay. Kita nyo, pagdating ng Ebanghelyo, aral ng Ebanghelyo at aral ng kaligtasan ay nabago ang buhay ng mga taga-Epeso. Tinakwil, inalis nila ang kanilang mga business. Kahit yung magkakakitaan pala ay kayang iwan. Kayang iwan. Oo, kung si Kristo ay mas mahalaga sa kanilang buhay. Pagmamagic nila ay business yun eh. Pag-exercise nila ay business yun eh. Yung halimbawa, mayroon kang bulang kristal, ay malaking business yan. Lalapit ka doon sa, ang tawag dyan ay, parang si, wag natin babanggitin yung kasi pangalan yan eh. Mahirap. Halimbawa, yung bulang kristal, ano, babasahin yung kapalaran mo doon. At pagkatapos mabasa yung kapalaran mo, magbabayad ka. Ganyan ang nangyari dyan. Ay may mga nag-i-exercise, ginagaya si Pablo, na tilabagang, maganda ito ah. Ang pangalang Paul at pangalang Kristo ay pwede nating pagkakitaan. So pumunta sila, kasi imagine, maging panyo lang ni Paul ay nakapagpapagaling ng may sakit. So yun ay na-reignite talaga yung kanilang pananampalataya. Ano? Yung devotion nila kay Kristo umapoy dahil nakakita sila ng himala sa paglilingkod. Tayo mga kapatid ay maaari kaya tayo makagawa ng himala ngayon, Pastor. Nakagaya ni Paul, eh, kahit lang siguro yung anino natin ay makita nila, ay gagaling sila, ano. Mabanggit lang yung pangalan mo, ano, at saka yung pangalan. Siyempre, sa pangalan ni Kristo lahat yun. Pero nakapagtataka, ano, kung babasahin mo yung chapter 19, Pastor Ray, yung mula siguro sa unang, ano, makikita mo na panyo sa verse 13 ay panyo ni Pablo. Ano, ay gumaling ang mga tao? Maraming mga ganyan ngayon. Mga panyo ay ginagamit. Pinagpupunas sa mga inanyuhan. Oo. Tapos pinupunas sa mga. O kaya itaas ang panyo. Parang ibaliktad ang payo. Darating, ibaliktad. Iba-iba ang mga aral na ito. Pag ito'y kinuntra mo, ay nagagalit ang mga tao sa iyo dahil minsan ay mawawalan sila ng Yun ay ginaya yung ginagawa ni Pablo. Ang problema, wala silang connection sa Panginoon. Ang tingin nila sa gawain ng Panginoon ay pagkakakitaan. Yun ang tingin ng mga gumaya kay Pablo. So ang tingin naman nila sa mga Diyos-Diyosan ay pagkakakitaan. Eh ang Diyos ay hindi eh. Pag ipangaral ang Ebanghelyo, libre, walang bayad. Okay? Libre na tinanggap natin, walang bayad na tinanggap natin, ipangaral din natin na walang bayad. Yun yung point eh. Kasi si Pablo nung pumunta dun sa Ephesus ay di naman siya nagpabayad. O, kundi self-supporting ministry ang meron siya. Ang tawag yan ay self-sustaining and self-propagating ministry. So, napakahalaga yon, Pastor. Kaya ang Pastor ay nakita natin na ang
hanap buhay ng mga tao, kahit anong hanap buhay yan, kung hindi pagkalooban ng Panginoon Diyos ay hindi umugma sa sa gawain ng Panginoon Diyos, handa mong iwan yan. Dahil mas mahalaga na ang bagong mensahe ng kaligtasan, si Kristo Jesus. Kaya handang iwan ng lahat. Dahilan sa kay Kristo Jesus, mas matimbang, mas mabigat, mas mahalaga na si Kristo sa kanilang buhay. Kahit anumang mga pangyayari dyan sa kanilang paligid ay yung Kristo na namatay sa kanilang buhay ay ang mas mahalaga na ibigay ng kanilang buhay. Okay, pasukin natin, Pastor Ray, yung sunod na letter ay yung recapturing their first love for Jesus. Yun. Ang nangyari kasi dito, meron ding pagkakamali ang leadership noon. Kasi nung biglang umalis sila Priscilla, Aquila at Apollos, naiwanan nila ang mga kapatid na hindi sila masyadong natuto, na-educate tungkol sa pananampalataya. Oo. So, kaya nga dito ay gustong mapapansin natin dito, Pastor, ay gusto ni Pablo na muling mailigtas ang mga tao, muling ma-focus sila sa misyon at muling ma-re-educate sila, Pastor. Dahil dati nung una, napakainit ang pag-ibig ng mga tao sa Epeso, yung pagmamakal kay Kristo. Ngunit nung habang tumatagal, nawawala yung init. Kaya ang sabi nga, may sulat ang ating Panginoon sa church na kung hindi mo ibalik, sabi niya, ang iyong unang pag-ibig sa akin ay aalisin ko, sabi niya, ang kandiliro sa kanyang kinalalagyan. Matindi yun. Aalisin ng Panginoon yung liwanag na meron tayo. So, gusto muli ni Pablo, kaya bumalik sa Epeso para muling ma-recapture yung kanilang unang pagmamahal sa ating Panginoon. So mapapansin natin, Pastor Ray, kung titignan natin, babasahin mo nga, Pastor Ray, i-introduce natin kung paano makuhang muli ni Pablo ang kanilang pag-ibig. Okay, basahin nga natin sa Epeso chapter 1, verse 1 and 2. Pastor Ray, pakibasa mo. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, sa mga banal na nasa Epeso, at sa mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Dos, sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos ng ating Ama at sa Panginoong Jesu Kristo. Grabe, no? Ang sulat niya, no? Paano niya inintroduce ang kanyang sarili, mga kapatid? Si Pablo ay apostol ni Kristo. Marangal yun, Halimbawa, si Pastor Ray ay alipin ng Panginoon. Parang ganun ba? O kaya si Elder ay servant ng Diyos. O kaya si Elder ay mangangaral ng Diyos. Tinawag. Tinawag ng hinirang. Diyos. Hinirang. Ng Panginoon. Parang kagandang introduction. Ito yung pinag-aaralan lang natin. Paano niya binati ang bayan ng Diyos. Tapos sa verse 3, Pastor Ray, tingnan mo nga sa verse 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Ang ganda, no? So, in-address niya na para ma-recapture niya, yung first love ng taga-Epeso ay binansagan niya na kayo ay pagpapalaing ng espiritual ng ating Panginoon. Hindi man kayang magbigay ni Pablo ng salapi, pero yung pagpapalang espiritual, mga kapatid, ay napakaganda. Hindi lang yun, Pastor Ray. Dito sa sulat ni Pablo sa Ephesians, ay ipinakita niya na meron siyang madiing pananalangin. Kasi mahaba ito, mga talata, Pastor Ray. Ipinapanalangin niya ang mga mananampalataya na tanggapin si Kristo at nakapokus sila sa karunungan ng ating Panginoon. At siguro, sisipi ka ng sa verse 15 ng Epeso. Okay, chapter 1. Verse 15 na, tignan mo, Pastor Ray, kung paano niya inintroduce yun. Verse 15. 1 verse 15, sabi dito, dahil dito sapagkat narinig ko rin naman ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus at ang iyong pag-ibig sa lahat ng mga banal. Pansin nyo kung paano niya i-address ang tao. Kaya pag sumulat pala tayo, Pastor Ray, hindi sulat na para bagang kumukondina. Hindi yung sulat na para bagang nangungutya. Kundo sulat na itinataas natin ang mga tao. Ito, marami siyang mga mababasa yan, Pastor Ray. At tignan mo nga doon sa verse 10.
Verse 23, tingnan mo yung verse 23 kung paano niya ginabayan sila. 1:23. Yeah, yeah. Na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya, na pumupuspos ng lahat sa lahat. Galing, no? Tayo ay pinupuspos sa lahat ng mga bagay. Ito yung blessing ng Panginoon na meron tayo, mga kapatid. Ano? Kung tayo ay babalik muli sa pag-ibig natin, kuminsan kasi natitisod tayo, kuminsan din kasi nangihina tayo. Depende kung anong nangyayari sa loob ng iglesia. Pero kapag nasulatan tayo ng leaders natin na mga kapatid, magkaisa kayo. Kayo ay katawan ni Kristo, kayo ay templo ni Kristo, kayo ay asawa ni Kristo, kayo ay sundalo ng Diyos. Naihanda diba? Para maligtas. Naihanda para maligtas. Ay, kay sarap pakinggan yan sa isang apostol, no? So, yun ang mga pagkaing espiritual na ibinigay ni Pablo. Ang isa pa dito, Pastor Ray, minsan daw ang Ephesian Church ay naging spiritual na, nakaranas sila ng spiritual na pagkamatay. Ngayon ay gusto niya na maitaas muli si Kristo sa kanilang buhay. Gusto nilang muling ma-reignite, ma-recapture, muling makuhang muli yung unang init ng pagmamahal. Parang bagang nung nakita mo si Mrs. mo, Pastor Ray, nung college kayo, ano? Para bagang nakakita ka ng anghel, ano? Na siyang katuparan lahat ng buhay mo sa buong mundo. Na tilabagang ang mundo mo noon ay si darling mo lang, sweetheart mo lang. Wala silang pakialam, basta mahal ko ang babaeng ito. Parang ganon. Nung tinanggap natin si Kristo, wala tayong pakialam sa mundo. Kahit na mabautismuhan tayo, sarapan ng Diyos, sarapan ng tao, tinanggap natin siya, wala tayong pakialam kasi minahal natin ang ating Panginoon. Yun ang gusto niyang maibalik muli, yung masarap na pagtanggap natin sa Panginoon, na paglubog natin sa tubig, pinapanood tayo ng maraming tao, hindi natin siya ikinahihiya. Yun ang gustong muling ibalik ni Pablo. Kaya nga muli niyang inire-enlist, nireignite at ma-recapture ang puso ng Ephesian Church. Ang isa pa, Pastor Ray, tinuro niya sa Ephesians chapter 2 verses 11 to 22 na ang church ay nilikha ng Panginoon. Hindi lang Hudyo, kundi meron ding Hudyo at meron ding mga Hintil. Parang tayo, hindi lang tayo ang ililigtas ng Panginoong Diyos. Kundi sila din, may mga Muslim, may mga Hindu, may mga Buddhist, at lahat ng mga lahi ng tao, gusto niya na tayo ay magkaisa para makafocus tayo sa misyon. Then, dito makikita natin sa Ephesians chapter 3, sa summarize na lating pastor, verses 1 to 13, na si Pablo ay isang mangangaral para sa mga Hintil. Tayong lahat ay nangangaral tayo para sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Kasi ang punto de vista, Pastor Ray, ay ang mga tao na naghahangad ng kaligtasan, bagaman makasalanan sila, si Kristo ay namatay para sa kanila. Then dito, nananalangin si Pablo na ang mga mananampalataya ay makaranas ng tunay na pag-ibig ng Diyos. Sa Ephesians chapter 3, 14 to 21. Then dito, gusto ni Pablo na ang mga miyembro ay nagkakaisang na-inspired sa pamamagitan ng banal na espiritu para magkaisa sila, ma-unite sila. So dito ang kabuuan niya, Pastor Ray, mabuhay sila ng panibagong buhay na natutustusan, nanonurture ang kanilang pananampalataya at buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So pinapayo din dito na sila'y lumakad na may pag-ibig, lumakad na may liwanag, lumakad na may karunungan. Pinapayo din ng Panginoon, ano, sa pamamagitan ni Pablo na sila ay mahubog sa pamamagitan ni Kristo. Sila ay tumayong nagkakaisa. Kasi kapag nagkakaisa ang bayan ng Diyos, Pastor Ray, magiging matatag yan. So yun yung last na letter R na dapat nating makita. Ma-recapture yung kanilang unang pag-ibig para kay Kristo. Napakahalaga itong mga bagay na ito na ating malaman, kaibigan. Sapagkat dito natin makikita kung paano kahalaga ang salita ng Panginoon Diyos. Gaano kahalaga ang kaligtasan na iniaatang sa atin ng bawat isa ng ating Panginoong Hesus. Ginagamit niya ang mga taong kagaya ni Apostol Pablo
si Priscilla, Aquila, Apollos, at iba pang mga taong mga na-lista dito sa banal na kasulatan. Nais ng Panginoong Diyos na pagdating ng panahon ay may lista rin natin. Kahit hindi dito sa Biblia, basta libro ng buhay, may lista ang ating pangalan. Yeah. Kaya tayo'y patuloy na magiging matatag, umalab-alab ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Dahil dito sa sulat ng ating Panginoong Hesus, sa pamagitan kay San Pablo sa Iglesia ng Epeso, ay pinapalakas niya yung ating pag-ibig sa ating Panginoong Hesus. Amen. Kagaya ng sinasabi ito, dito sa Apokalipsis, Pastor, ito pa yung Epeso na tinatawag. Yeah. Yung unang iglesia na sinasabi na mensahe ng Panginoong Diyos sa iglesia ng Epeso. Uh-uh. Ito yung Epeso na unang nananampalataya na sinasabi dito sa Apokalipsis 2 hanggang sa 7 ay sinasabi ng Panginoong Diyos ang kanyang pagtitiyaga, ang kanyang mga gawa, ang kanyang mga pagtitiis, ang kanyang mga paglakad sa pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pagtatagumpay sa mga pagsubok, at ang kanyang pag-iwas sa mga bagay na pagsisinungaling. Iba pang mga bagay na malayo sa mundo. Amen. Umiiwas ito ang Iglesyang Epeso noong una. Kaya lang ang sabi ng Panginoong Diyos sa Iglesyang ito, sabi niya sa versikulo 4 ng Epeso 2 ay, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Napakaganda. Yeah. Kaya ang Iglesyang Epeso noon ay magandang balita. Ngunit ang hindi magandang balita ay iniwan niya ang kanyang pag-ibig. Kasi sumamba na sila sa Diyos-Diyosan. Sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya napakaganda itong leksyon natin na recapture their first love for Jesus. Sa Tagalog ay ibalik mo yung pagsinta. Dating pagsinta sa ating kay Kristo. Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung hindi ibalik, sabi dito ay, darating ako at kukunin ko sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan. Ibig sabihin, yung kanyang kapangyarihan na magliwanag. Magliwanag. Ayun, nakakatakot, Pastor Ray. Nakakatakot yun. Madilim na siya. Alam mo, Pastor Ray, pagpupunta ka na ngayon sa Turkey, wala nang church doon ng Christian. Wala na. Wala na kasi yung mga babala ng Panginoon ay nangyari sa kanila kasi hindi nila sinundan yung salita ng Diyos. So ngayon, itong mga sulat na ito, pinag-aaralan natin, baka may ganyang pangyayari na ipinagpapalit na natin si Kristo sa mga pagninegosyo natin, di ba? Pinagpapalit na natin si Kristo sa mga hanap buhay natin. O sa, kaya, pera, sa pera, sa kayamanan, sa mga lupa, gadget, sa lupa, bahay. Baka mamaya ay nakapokus na tayo sa pagpapaganda ng bahay na nakakalimutan natin suportahan ang misyon ng Diyos. Tama. So, ito yung paalala sa atin na kung babasahin mo, Pastor Ray, na dyan may pakibasa mo yung mayroong pangako ang Diyos sa Epeso kung mananatili sila sa verse 7. Tingnan mo nga sa verse 7, Pastor Ray, kung ano yung pangako ng Diyos. Oo. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ito yung nawala ni Adan at saka ni Eva. Eh kung yung Epeso, ang Ephesian church magtatagumpay, tayo ay magtatagumpay. Yung nawala ni Adan at saka ni Eva, ibibigay sa atin. Tayo ay pakakainin ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Wow. Kung magtatagumpay tayo, kung ibabalik natin muli yung unang pag-ibig, yung unang sigla na anuman ang mangyari ay tatanggapin natin ang Panginoon. Ang Pastor Ray, itong lesson natin ay ang Church ng Ephesians, gustong ipaalala ni Pablo yung tunay na identity at tungkulin nila
sa kaharian ng Diyos at ang panukala ng Diyos. Nandiyan yan sa gustong ipakilala. Ang pangalawa, Pastor, ay gustong ipakilala ni Pablo na hindi po pwedeng pangpalit ang mga Diyos-Diyosan sa ating Panginoong Hesus. Hindi po pwedeng pangpalit. Gustong ipaunawa din ni Pablo na ang mga tao ay alalahanin nila na tayo ay katawan ni Kristo, tayo ay templo ni Kristo, tayo ay asawa ni Kristo, tayo ay sundalo ni Kristo. So, yung mga metaphor na yan, nagpapakitang may pagmamahal at pagmamalasakit sa atin ang Panginoon. Then, ang isa pang punto na nakita ko ito, Pastor, gustong ipaunawa ni Pablo na ang tema ng Ephesians ay tungkol kay Kristo. Tungkol kay Kristo, pag-ibig kay Kristo, at yung gawain para kay Kristo. Napakaganda nito, Pastor. Na pag-isipan natin, kaibigan, na ang ating pinapag-aralan ay may tatlong punto. Yung unang punto ay re-enlist them in the Christian faith. Nais ng Panginoong Diyos na mailista ang ating pangalan sa matibay na pananampalataya at gagamitin tayo bilang kapangyarihan ng pagpapala at salita ng Panginoong Diyos at magbahagi ng misyon ng kaligtasan. Amen. Kaya ninanais ng Panginoong Diyos paggamit niya kay San Pablo na sa pamagitan niya ay ang ating mga pangalan ay maililista na gumagawa sa bukiran ng ating Panginoong Hesus. Kaya may mga pangapangalan dyan, Pastor. Pangalawa ay reignite, yung paalabin. Paalabin. Yung apoy ng ating pananampalataya kay Kristo Hesus. Para hindi tayo malinlang. Maraming mga turo-turong mga iba-iba. False teaching. Pero tayo ay maging matatag at iisa ang ating focus, yung salita ng Panginoon Diyos. Kung ano ang sinabi, thus says the Lord. Yun na eh. The Lord. Kung ano ang sinabi ng banal na kasulatan, doon tayo matitibay at tuloy na maging matatag sa kanyang salita. Ang pangatlo dito ay recapture. Yan na. Ibalik natin yung unang pag-ibig natin. Yan, pinakamahalaga, Pastor. Yung pag-ibig. Kasi kung walang pag-ibig, magiging na yan? Dry. Dry ang relasyon. Wala nang saya. Wala nang saya. Kaya nga ito ang pag-ibig ay bakit? Eh may saya. Huwag ka nang umibig kung hindi ka masaya. Lalong kung may pag-ibig, kaya, mayroong saya. Sabi ko kay Mama, Mrs. ko ay, Mama, hanggang sa pagtanda natin, magmamahalan tayo. Kahit anong mangyari sa mukha natin. Basta may pag-ibig. Kaya may awit na, kahit maputi na ang buhok ko, ay mamahalin mo. Totoo yun. Ganon nga talaga. Ganon din sa Panginoon. Habang tumatagal tayo sa relasyon natin sa Kanya, tumatanda sa buhay, pananampalataya, mas lalo sanang mas mainit ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi mas marami tayong mga karanasan na nakikita natin na pagbabago ng ating buhay, ganun din pagbabago ng mga pinaglilingkuran natin, at ganun din yung masarap na pagkakaisa, pagtutulungan, at paglilingkod sa salita ng Panginoon Diyos na nagbabahagi ng salita at mayroong nababago at naliligtas. Yan ang ating saya, yung mailalapit ng mga tao sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Pagkat ang bawat isa sa atin ay kagaya ni Pablo na meron siyang mga dinidisipulo na ilapit sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa ating pagtatapos, kaibigan, ang tanong ay ano ang natutunan mo sa ating leksyon? Ano ang mensahe? Ano ang impact? Ano ang pakiramdam mo pagkatapos na natutunan mo ito at nalaman mo? Ang pangatlong tanong ay ano ang gagawin mo? Kung hindi mo pa tinanggap ang ating Panginoong Hesus ngayon na para magkaroon ka ng kapayapaan, magkaroon ka ng pagpapala sa pamagitan ng pagpapatawad ng Panginoong Hesus sa iyong mga kasalanan at magkaroon ka ng pag-asa ng kaligtasan. Kaya kaibigan, patuloy kang susubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. At bago tayo magtapos at tingin natin ang panalangin kay Pastor Abe, makikinig tayo, makakarinig po tayo ng isang awitin.
Ikaw ang siyang nag-alay ng pag-ibig na wagas. At sa aming kahirap at pagsubok, ikaw ay nariyan. Tumutulong sa amin at di kami nalilimutan. Ikaw ang Alpha. Ikaw ang aming Diyos sa lahat ng panahon. Ikaw ang Diyos na sa amin ay nagligtas, nagliligtas at patuloy na magliligtas. Ikaw ang balo ng buhay sa amin nagbabantay. Ikaw ang Diyos na sa amin ay laging gumagabay. Ikaw ang Alpha at Omega, kasama Diyos buwat noon, ikaw ang Diyos hanggang ngayon. Ikaw ang aming Diyos sa lahat ng panahon. Ikaw ang nagmulat sa amin na iwasan ng mali. At sa bawat pagkakadapa ay tumayo muli. At kung nagkulang ba ng konti sa bawat sandali, ikaw pa rin ang laging sa aming yumayakap sa huli. Ay manalangin, Pastor Ray. Po. O dakila naming Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa napakagandang paggabay ni Pastor Ray at natalakay namin ng maayos ang aming leksyon. Salamat po na kami po'y inahintulad ninyo sa isang katawan na nagkakaisa. Templong pinananahanan ng banal na Espiritu na tinubos sa pamagitan ng dugo ni Kristo at asawang magmamana ng langit na bayan na inyong inilalaan sa bawat isa sa amin. Mga sundalong tagapangaral, tagapagpahayag ng inyong salita upang kung magkagayon, magliwanag ang inyong
kaningningan at karunungan sa sanlibutang madilim dahil sa kasaysayan ng pagwawalang bahala ng pangangaral ng mga maling salita. Ngayon, o Panginoong Diyos, salamat po na pagpalain ninyo ang mga viewers namin sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang ugnayan sa inyo. Tulungan silang makagawa ng isang misyon upang mapalawak ang impluensya ng kaharian ng aming Panginoon. Mm. Salamat po na i-bless din po ang programa, ang Oras ng Pag-aaral, ang Hope Channel TV Philippines, at nawa Panginoon umunlad pa ang inyong gawain, mas maraming makikilala sa inyo, makikipag-ugnayan sa inyo, at pupuri sa inyo isa sa mga araw na ito. Mm. Salamat po sa inyong katugunan at pagpapatawad din sa aming mga pagkukulang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaibigan, patuloy kaming umaanyaya sa iyo sa oras na ito upang matalakay at mapag-aralan ang mga salita ng Panginoong Diyos para sa iyong buhay at magkaroon ka ng patuloy na pag-asa ng kaligtasan. Ang Diyos ay nagmamahal sa iyo, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo, kaibigan.